Hi everyone! Dito na naman tayo dahil katapos ako ng recycle namin. Ganon si Amo. Plastic ba? Tama. Metals plastic. So I'm going to market now. So mag-live tayo saglit. So ang i-share natin today ay about sa ating isang kababayan na ang sabi niya gusto na niya mag-break. So sa mga baguhan nagbabalak papunta dito sa Hong Kong, nag-a-apply. So ano nga ba ang unang mga mai-experience mo sa bahay ni Amo? So ito dai, wag na kayong magtaka. Hi 1M. Wow, may like ako agad. Thank you very much. Thank you very much sa like 1M. So may isang post akong nabasa. Sinabi niyang 3 months na daw siya dai. Then nagbabalak siya mag-break kasi wala nga daw pahinga, non-stop ang work. Then pag natapos na daw siya sa work niya, ang amo niya ay hinahanapan siya ng gawain. So kahit 15 minutes, yung pagkain niya, minamadali pa niya lagi. So, hi! Good morning, Ate Jules! Thank you very much. Hi, 10M! Good morning! Ayan. So, sa mga baguhan, ayan. Normal lang yan. Dahil, ano ka ba? Ano ba kayo? Yung hahanapan, yun nga ang sinasabi ko sa inyo. Dito sa Hong Kong, oh, sa mga first timer ha. Dito sa Hong Kong dai, yung mga ex abroad nasasabi nila na napakaliit ng space, mabilis matapos ang trabaho. Yun nga. Kung tutuusin, mabilis ang matapos ang trabaho lalo na pag wala kang alaga or isa lang alaga mo. May time ka talaga. Kung tutuusin, kasi na-experience ko isa lang alaga ko. May time ka talaga. Kung gugustuhin mo, matatapos mo talaga ng maaga. Ang tanong, kung sa okay lang ba sa amo mo pagkatapos mo matapos yung mga daily routine mo, okay lang ba na nakabakante ka, nakatanga ka? Yun ang malaking question. So ako noon day, based sa my experience, ano? Siyempre sa mga unang, hi 11M, good morning, patamsak naman. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, alam nyo na, hi Ate Jules. So, sa unang mga buwan, unang araw, buwan, taon, ayan, unang kontrata, ayan. Hindi nyo pa lubos kilala ang mga amo natin. Hindi pa natin yan, ano yung mga ayaw nila. Diba? So, observe muna. May, tulad nung may isa tayong kababayan na na-terminate. Kasi ex-abroad na din siya. So, nung pagdating niya, gumagamit na siya ng sipi. Yung ano ba, yung hindi naman lagi. Kumbaga, nakalabas lang yung sipi niya, sisilip-silip. So, in 1 week or 2 weeks, dumirekta na lang yung amo sa agency. Then, inundas pa-terminate siya. Kasi nga daw, hindi naman daw siya sinita. So, tips ko sa mga baguhan, lalo na baguhan, ha? Kasi tayo yung nahihirapan talaga. Once na tinerminate tayo, mahihirapan talaga tayo makahanap kasi baguhan nga tayo at wala pang sapat na experience. So, ang tips ko sa mga baguhan, observe nyo muna. Bago kayo, halimbawa ganyan, akala nyo okay gumamit ng sipi na nakikita nila. Observe nyo muna sila. Ha, ganun. Pwede naman, alam nyo, sekreto lang natin yan. Pwede naman gumamit, pero wag ipakita sa kanila. Oo, yun, pagdating sa trabaho. Observe nyo din. Kung ang trabaho nyo ay mabilis lang matapos, observe nyo muna kung okay sa kanila na kung halimbawa natapos ka na, okay sa kanila na bakante ka, kung wala kang ginagawa, na nakikita kanila na nakatambay. Diba? Observe nyo muna. Ako based sa experience ko dai, ako may alaga ako. Unang dating ko may alaga akong isa. So mga pagdating ng tanghali, kasi nakaalalay yung lola or yung lolo sa akin. So pag tulog yung bata,
Then almost wala na akong ginagawa, nalinis ko ng buong bahay. Everyday buong bahay yan. Then one time na, yun nga, nababanggit ko na lagi ito, na yung hapon na yun, mag-cooking time na din, then tulog pa yung alaga ko. So sabi ko, pag maghanap pa ako ng gagawin ko, baka di ko lang matapos. Kasi anytime pwede nang gumising yung alaga ko at magluluto na din ako. So sinita ako ni amo. Sabi niya, sa sunod, pag wala kang gagawin, ito gawin mo, ganyan gawin mo. Ah, sabi ko, yun. Meaning nun, hindi niya gusto na nababakante ka kahit sa kunting oras. So, ang trabaho dito, kung tutuusin, mabilis lang. So, kailangan mong budgetin. May isang subscriber na rin ako nag-comment ng ganon. So, andito na, mag-market muna tayo. Ilagay ko muna kayo sa puwet ko, ha? Hoy, 17M. Hi, 17M, wait lang. Nagma-market pa ako. How much? Look up daw. Receipt please. Hi, 13M. Nandito pa ako sa ano. May chicken chop pa tayo at wait lang. How much?
69 70. Ayan, pasensya na kayo, magulo. Mamimili muna tayo ha, kasi mag ano pa ako ng bigas. Dalawang item na lang dito sa ano, dalawang item na lang dito sa market, then lilipat tayo ng welcome, kasi bibili ng bigas. Continue natin yung daldalan. Oy, thank you 14M, din nyo ako iniwan. Wait lang ha. So ayan, makita nyo na yung dito ako lagi namimili ng frozen. Ayan, ngayon si among lalaki ang nagsulat ng aking imamarket. So ang sulat ay ayan, charan. Chicken chop 3. Diyos ko, vlogger na ano. Kahir. Amping kanunay, dai. Thank you, te. Thank you always sa support. Tapos yung amo ko nun nanonood, no? Wait lang. Isa na lang, isang item na lang. Baboy na lang, baboy. Magkano kaya to? How much? 25. Ayan. Vlog pa more. Hi 14M, magtanong kayo, dali. Ay, may isang baboy pa tayo. Isang item. Baboy na lang din. Mahaba-haba na namang daldalan to, kasi maglalakad pa ako papuntang welcome. Ayan. So sa mga baguhan ha, mayroon nga din akong isang subscriber na, ay, si Day Maricho. Ayan, si Day Maricho. Day, sabi niya, Day, pag nakabayad lang ako ng utang, Day, dapat hindi, sabi niya, Day, pag nakabayad lang ako, Day, ng utang, Day, maghahanap ako ng bagong amo. So, dapat hindi yun yung goal nyo. Ooh, ano ba kayo? Kaya tinanong ko siya, ano ka ba, first timer or ex-abroad? Kasi pag ex-abroad, mas malaki ang percent, para sa akin ha, mas malaki ang percent na makakahanap ka kaagad ng amo. Pero pag first timer ka, Liko! Ay! Liko! Ay! 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 Usaman kasoy! 50-50. Usaman kasoy! Mince. Ayan. Mula na. Teka. Mula na. Ha? Teka ka lại. Chào sang hả mới. Chuyok, chuyok, wa, choy sam, okay na. Mag-welcome na tayo, Day. Hi, nawala na tuloy. Ayan na, Day, nandito na, tapos na tayo. Ay, bye, say. Sabi ko, dapat hindi yun goal mo, hindi yun ang goal mo na makabayad ka lang ng utang. Ay, hahanap ka ng bago. Ang tanong nun, ang mapuntahan mo, hindi ka din sure sa mapupuntahan mong bago. Ba kayo? Wait lang, inaantay ko pa. Hi 10M! Patamsak naman o, sa mga di pa nakasubscribe dyan. Please subscribe. Ayan, patapos na tayo, Day.
Ayan, daldal pa more. Thank you. Bye-bye. Ayan, 9M. Ayan na, tapos na tayo sa market. Mag-ano na tayo? We will come. Bibili ng bigas. So, ayan na nga. Ayan na nga. Pauwi na tayo. So, ayan na. Sa harap na lang ba o sa ano? Yun ang sinasabi ko. Para sa akin lang to ha. Based lang sa experience ko ha. Kasi yung iba against eh. Iba yung ayaw nila ng ano ko, ng opinion ko. Kasi daw, bakit daw magtitiis? Na ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So, iba-iba nga ang experience. So, ang sinishare ko is based lang sa experience ko. So, ayan. Sa una talaga, may hagdanan dahi eh. May hagdanan. So, hi 14M! Ayan. Dapat sa mga first timer, yung goal nyo is hindi yung ganun. Kasi, alam nyo, nagbabago din yung mga amo na yan. Sa una talaga, magpapakaamo yan. Sa una talaga, magpapakaamo yan, sinasabi ko sa inyo. Kasi parang lalo na yung mga, siguro mga first time. Sa tingin ko lang ah, yung bagong, kumbaga. Yung iba sinasabi, mas maganda daw una kang helper. Kasi, hindi ka maikukumpara, pwede rin. Pero may mga amo, di ba na, hindi pa nila alam kung paano mag-handle ng tao. Good morning, Dai! Akari-chan! Dai, ano na balita sa'yo? Ha? Ano na, di ba may dalawa nang nag-interview sa'yo, Dai? Ang pangit ng view. Iharap na lang natin. Di ba, Dai, may dalawa nang nag-ano sa'yo? Nag-interview sa'yo? Musta yun? Dapat ang akin kasi noon. Yun nga, may mga bagay-bagay na syempre bago tayo, bago ang environment sa atin, adjustment talaga din tayo. So dapat ang goal natin is malagpasan natin yung mga 'yon. No one, yung nga ang sinasabi nila, hangga't di tayo sinasaktan, okay lang. Nasa inyo. Kasi yung iba sumusuko agad kasi mayroon naman silang option sa buhay. Kumbaga, kung umalis sila, mawalan sila ng work, okay lang kasi meron sila eh. Yung mga may kaya sa Pinas, kumbaga, marami namang ano, mga nagdi-DH dito, mga professional. So, hi, Ate Rose! Nag-iingay na naman ako dito, te. Papunta ako, welcome, te. Diba, Tino? Dapat hindi yung goal. Pero pag okay naman kayo sa buhay, meron na kayong bahay. Kumbaga, okay lang na umuwi kayo. So, go lang. Pero ako kasi, alam nyo na, 10 years yung tanning ko sa sarili ko. Na magkaroon ng bahay. Ganun eh, wala. No choice tayo. Pag mag-inarte tayo, wala. Sino gagawa para sa atin nun? Diba? Ay, thank you sa nagtamsak. Walang gagawa para sa atin. Ano na naman yan? kadramahan ng buhay. Hi, 9M! Ganun talaga. Pag anak ka sa pobreng utin, maningkamot, jud ka. Makasurvive sa matag-adlaw. Uy, may ulam. Ulam ba yan? May ulam. Te, may ulam. Bastos, 9M. Hi, 9M! 10M! Ayan, mala. Ako yon nag-thumbs up. Thank you, ate. Love you. Walang sawang support yan si ate. Mapa-FB page ko. Mapa-profile ko. Ang star sender ko, ang unang member ko dito sa YT. Grabe talaga si ate. Uy, paano kaya ako nito makabawi? Ay... Nakakahingal pala ang nagmamadali ka na puro ka dal. Ano?
Late kasi si ano. 9:30 na dumating si Lola. Then nagbawas pa ako. So 9 magte-10 na. Wala pa dai, haha, busy ma China na lang ko ani. Mag China. Wala man siguro sa China dai. Try and try lang. Direct yun, di ba? Try mo din mag-walk in. Malapit na tayo sa welcome. Ayan, nahilo kayo ano kasi ma. Hi, 13M. Love you, Dai. Wena. Love you, Te. Sa isa nanay nakuha dayon sa uban wa man update unya nga ala una na nako interview na pud sa China. Nganong China man, nganong abot man kag China, baka scammer yan ha. Nganong maabot man kag China, huy babae, pat ka makarating ng China. Unya mga alauna na anak ko interview na po. Ah, baka yung amo na yon nagbakasyon. Pero back to work na ah. Back to work na ah. O, malapit na tayo ng welcome. Ay, nakakahingal pala, Diyos ko. Watching from Tin Shu Wai. Hi, Dai. Uy, galing ako Tin Shu Wai, Dai. Sa exit A. Kitang-kita namin yung ano, yung harap ng window ko ay yung MTR. Diyan lang kami sa ano, Dai. Sa harap ng MTR ng malaki sweldo sa China, 50 kipag direct. O talaga, te? Meron pala doon? Ako lang pala walang alam. O talaga? Ganon? Ngayon ko lang narinig. Sorry naman. Bibili na ako bigas dito. Hindi ko alam din na malaki pala saho doon. Pero parang bihira. Ano? Oh, traffic na. Traffic na, Day. At Ate Rose, di ka pa natutulog. Nagmamadali din yung lola. You. Dito. Ah, ito yung gusto ni Amo. Sabi ni Amo, gusto daw niya i-try yung ano. Ito kasi 86 to T. Ito lagi yung binibili namin, oh. 86. Mabilis lang. Ano yon? Kwento lang yon. Hindi ako. Laban tayo lagi. Ate Rose, 40K to 50K pataas yung sahod. Uy, paano kayo nag-apply? Sabi ni Amo, itatry daw niya. Uy, mas mahal pala to. So, ayan lamang for today's... Ano muna, wag la maingay. Nakatulog ako haba tulog ng alaga ko. Ah! Kaya pala. Saan ba yung sinasabi ni Amo? Uy, kailangan ko siyang patayin kasi... na ako'y direct nga broker, Dai Wina. Ah, good luck, Dai! Balitaan mo ako. Marites eh, no? Uy, kailangan ko siyang patayin. Kasi, ang picture ay ito. Ito ata eh. 8kg. But gusto ni Amo to? Eh, mas mahal nga to. O, bakit kayo naging 19? Uy, bakit kayo naging 90? Naging 20 patuloy kayo. Nandito na ako sa ano? Sa bigasan. Kailangan kong tingnan ang aking, ang picture ng bigas na sinend ni Amo. Hoy! Wait lang. Ito nga, Day. Buti na, rest muna ako. O, sige, mamalingki ka muna. Nakita ko natin, pwede pala siya i-ano, i-back. Ayan, bigat niya, Day. Sayang, oh, 20 million ang aking viewers. Ay, naging 6 na lang tuloy. Ayan. Ayun, buti walang itlog dito kay maano siya magbiak. Oh, samahan niyo ako 6M. Magbayad tayo sa counter.
Thank you, ate, sa time. Nagbibigay ka talaga ng time para sa akin. Love you, te. Ingat ka lagi. Hi, 12M. Sa mga di po naka-subscribe dyan, please subscribe my channel. I-share nyo na rin. Employer o broker ang ga-interview na ako. Day, huy, paano ka nagka-idea nyan, day? Ha? Ako wala naman ako idea. May kilala ka na doon, day? Hi, 21. May kilala ka na doon? Parang ngayon ko lang narinig, day, na pwede pala sa China. China? Nag-hire pala sila? Parang na... Employer o broker ang ga-interview. Paano ka nagka-idea, day? Ay, hi, 7M. Ikaw. No. Hi, 8M. Ayan, huwag niyo ako iwan. Pauwi na tayo. Last na to. Ayan, so heavy. I-check natin yung listahan kung okay na. Hoy, Day Akari! Paano ka nagka-idea sa China? Diba ang vlogger niyo nga nga? Ngayon ko lang narinig yan, Day. Na pwede sa China, direkta. Sige, Raday, update rate ka. Okay, welcome. Oh, tapos na. Tapos na tayo. Uwi na tayo. So, 9M. Please like and subscribe. Ayan. Tapos na tayo mamili, Day. Nahilo kayo, ano? Bay, nakaharang naman to eh. Thank you very much sa pagtambay. Pauwi na tayo. 10:21. O, sakto lang. Almost 11M. Hi, 11M. Sige, Raday, update rati ka. Hoy, pag-amping, Day, ha? Kilatisin mo mabuti, Day, ha? Pag may kilala ka, parang legit, ha? Hi, 9M. So, ayan. Ano pa ba? Ano pa bang ichichika ko sa inyo? Pag first-timer, ayan. Pag first-timer talaga... Parang dadaan ka sa butas ng karayom, swerte na lang kung mabait talaga ang amo mo. Minsan kasi china-challenge tayo, di ba? Challenging. Then, lalo na pag first-timer, nakatulong or tulad ko, factory talaga ako eh. Then, yung tulog dito ay alauna na. Alauna na, eh. Kahit mga amo day, alauna na sila nakakatulog. Pero ito lang yung pinagtataka ko sa mga amo ko. Hindi sila mahilig sa higa. Alam mo yun? Hindi talaga. Kung tutuusin, may time. Diba minsan, may pag day off sila, may time na pwede naman sila maghiga. Pero nakatambay sila sa sala. Sa atin, puro higa. Pag magpahinga tayo, higa, nakasandal. Ewan ko, parang di sila napapagod kaya. Din yung mga amo ko, mahilig sila gumala. Yun ang nakakainggit kasi kahit busy sila sa weekend, nagbibigay sila ng time sa mga anak. Yun yung minsan nakakainggit eh. Alam mo yun? Naiisip mo yung ang sweet nila no, kahit busy sila sa weekdays. Kahit sa gabi day. Nalabas talaga sila day. Nilalabas nila yung bata kasi gusto ng bata lumabas maglaro sa ano kasama sila. Pagtulog na yung maliit, iniiwan na lang yan. Din ako naghuhugas. Ayan, maglalaro sila sa playground kahit alas 9 na. Ganon sila.
Napakaano nila, kumbaga yung pag-aalaga nila sa bata ba. Pinapaano talaga nila na kaso nga lang abusado nga lang din. Sa sobrang pinapakita nila yung pagmamahal, parang sila na nga yung minamanipulate ng bata. Ganun ba? Lagi sinusunod, kumbaga ganun. Yan. Mga college grad, ilang mga panguhaon dahil bisag katabang kay. Di man sila muhatag o working visa kung di ka college grad. Hatagan ka nila Z visa. Ah, ang galing mo naman dahil. Nagka-idea ka ng ganyan. Wala na pala akong pag-asa dyan. Wala nang pag-asa ang lola mo. Dito na lang muna ako hanggat pwede magtrabaho sa Hong Kong. Ano? Hi 13M, malapit na rin tayo sa bahay, day. Si Lola ang hot pa, oh. Mahilig sa pula. So, nandito na tayo. Malapit na. Patayin ko na siya, day, kasi nandyan yung guard. Malapit na. Bye-bye na. Salamat po sa pagtambay sa aking live, ha? Thank you.